Hello mga bossing! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Bossing B at welcome sa aking channel. Sa channel ko na to, ikukwento ko sa inyong lahat mga dapat ninyong malaman sa isang lalamove operator at driver na katulad ko. 2 years na akong lalamove truck operator, sa ngayon, isa pa lang yung truck ko sa lalamove at ako din yung nagdadrive ng truck na yun. Sa video ko na to, papakita ko na agad sa inyo kung magkano nga ba ang karaniwang kinikita ko sa lalamove. Ayan, so kakatapos ko lang kumuha ng unang booking. Bago ako tumanggap ng isa pang booking, alam ko ito yung mga maraming nagtatanong nito eh. Kung magkano nga ba yung kinikita ng isang lalamove driver. Bali kasi ako, 2-ton FB yung dinadrive ko. Sabihin natin, umaalis ako ng mga alas 8 ng umaga, tapos ang garahe ko hanggang alas 7 ng gabi. Mga average siguro noon, nakakatatlong biyahe ako sa isang araw. Tapos ang average din ng kinikita noon, sabihin natin mga 7,300 na may 20% na commission ni lalamove. O compute natin ha. Ganito, so sa isang araw, pag nakatatlong biyahe ako, abot siguro ng mga 7,300. Bale, tatimes lang natin siya dun sa 20% ng lalamove para dun sa commission nila. Bale, papatak yun ng 1,460. So yun yung commission ni lalamove. Tapos, imi-menos na lang natin sa 7,300, papatak siya ng 5,840. Yun yung maiuwi ko sa araw na yun, no? Na-gets nyo ba? Pero syempre mga bossing, meron din akong gastusin sa araw-araw. Pero compute din natin lahat yun. Una, yung gas. Yung truck ko kasi, diesel yung ginagamit niya. Siguro sa isang buong araw, nakaka 1,500 din ako na gasolina. Pero buti na lang, andyan yung mga discount ng mga panalamu partners natin. Andyan yung Petron, Shell, Caltex, so sino pa ba yung mga nandyan na Phoenix, Unioil, Sea Oil, tsaka Jetty. Pero bala na, lagay ko na lang dun sa may link sa description box sa detalye ng mga discount nila. So ayun, maliban sa gas, meron din akong pahinante na tumutulong sa akin sa biyahe ko. Bale, yung binibigay ko sa pahinante ko, maabot din ng mga 700. Tapos, ano pa ba? Pagkain, yun. Sa pagkain, mga sa 600 din yung nagagastos namin. Pero kayo, minsan nagbabaon din kami para mas makatipid-tipid, di ba? So, pag samasamahin natin yung mga nagastos sa buong araw, bale, 1,500 sa gas, tapos 700 nga dun sa may pahinante ko, tapos yung 600 sa pagkain, so yung total niya umaabot din ng 2,800. So bawas natin dun sa total na kinita natin na 5,840, bale ang magiging matitira sa akin nasa 3,040. Yun yung maiuwi ko sa araw na yun. Kumbaga yun na yung neto ko. Ayan, ngayon tingnan naman natin kada buwan ha. Madalas kasi kapag Linggo hindi na ako bumabiyahe kasi syempre pahinga ko na yun tsaka ano na yun oras ko sa pamilya. So kapag coding din, hindi na din ako bumabiyahe. So idagdag na lang natin na 22 days sa isang buwan, yung ang kinikita ko sa average ng isang araw, nasa 3,040 pesos, times na lang natin sa 22. Bale, ang total niya aabot ng 66,880. So ayan, yan, ito yung ano, ito yung average na kita ko dito sa lalamove. Pero syempre, paalala ko lang, siyempre nakadepende pa din kung ano yung sipag tsaka yung tiyaga natin sa pagkuha ng orders. Kaya kung may truck kayo, pwede yung pagkakitaan, sign up kayo sa fleet management program ng lalamove. Madali lang naman din yung proseso, nasa description box lang din naman yung link para maka-sign up kayo kagad. Tapos may tatawag naman sa inyong lalamove representative eh. Tapos i-assist lang din naman kayo para sa application process. So ano, sana nakatulong sa inyo mga bossing. Basta para kumita, para sa pamilya, o para sa pangarap, posible sa lalamove. Ikaw ang bossing eh. Abangan nyo sa mga susunod ko pang videos. O ano, next time, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-apply na isang truck operator sa lalamove. O ano, salamat mga bossing ha. Huwag nyo kalimutang i-like, i-share, tsaka mag-subscribe na rin kayo dito sa channel ko. O comment na rin kayo kung ano mga katanungan nyo dito para may matutunan pa kayo tsaka masagot natin dun sa mga susunod pang videos. O paano? Bye mga bossing!